What's up mga sir? Kumusta po yung lahat? Gusto ko pong pasalamatan yung mga nanood po ng second video po natin. Sa mga nag-subscribe po, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe po. Tsaka po, hit nyo po yung notification bell para po identify po kayo sa mga upcoming videos po natin. So in this video po, pupunta po tayo doon sa pwesto po natin. Magtutour po tayo doon. Isa-isahin po natin yung mga equipment natin na install doon para po mas lalo nyo po maintindihan yung window carwash business. So sa mga napanood po ng pangalawang video po natin, na-discuss ko na po doon yung mga lahat po na mga gusto nyo malaman. Pero po mas mabuti po talaga na actual po tayo na maka-visit doon para po makita nyo po yung setup po natin. So mga sir, andito na po tayo sa pwesto po natin. Meron po tayong customer dito. So kakahulog niyan po ng 5 piso niya. Yan po, nakikita niyo po. 3 minutes po yan sir. So pag naubos po yung 3 minutes na yan, automatic po na mamamatay po yung motor po natin. So yan guys, naghugas na po si sir. So malakas po yung pressure po. Ibig sabihin po maganda po yung condition ng ating mga motor. So guys, dalawa po yung motor po namin dito. So ito guys, yung bindong machine na to. Ito yung sinasabi ko sa second video po natin na nabili po namin sa Facebook sa Halagang 25. Ito pa po yung isa, dalawa po yan. So mga sir, baka po may mga gusto po kayong itanong, mag-comment lang po kayo at itry po natin masagot yung mga katanungan niyo po. So mga sir, ito po yung dalawang pressurized na motor natin na sa iba pa po ng ating tangke. So baka po nagtataka po kayo kung bakit po nasa itaas po yung hose natin. Nilagay ko po dyan para hindi po sagabal sa mga naghugas kasi dati nasa sahig lang yan. So minsan naapakan. Pag ganun po dali, mabilis pong masira yung hose natin. Ito naman guys, yung galing po dun sa water pump po namin na nakakabit dun po sa balon. Kasi po, yung source po namin dito ng tubig ay galing po sa balon. So, andun po yun sa baba. So, pupunta po tayo dun para po makita nyo po yung setup po namin dito. So, yung lugar na to guys, mataas to. Diyan po sa ano, mababa po. Ano, yan po. Yan. So, mababa po dyan. Ito po, ito na po. Medyo mira po yung daan dito. Ayan. Siguro po yung mga distance po nito sa source po namin ng tubig papunta dun sa pwesto po namin nasa mga 40 to 50 meters siguro po. Ayan. So okay mga sir, andito na po tayo. So ito po yung balon po namin. Ayan po. Ito po yung water pump po namin. So 1 horsepower po yan. So ngayon po, nalagyan po natin ito ng tubig kasi po papaanda rin po natin. Kasi medyo mababa na po yung level ng tubig natin dun sa tangke. So kailangan po muna natin lagyan ng tubig para po hindi po mahirapan humigop yung motor po natin. Ayan. So kailangan lang po ito natin punuin. So sana mga sir may makuha po kayong idea sa vlog natin ngayon. So kung may mga clarification po kayo at mga katanungan, comment down below na lang po para po matry po natin masagot yung mga katanungan nyo po. So tara, break na po tayo dun. Okay mga sir, ito po yung circuit breaker ng water pump natin. Ayan. So medyo matagal po yan kasi medyo malayo po. So maya maya po andyan na po yung tubig natin. So yun na guys, kita nyo na may tubig na po tayo. Ayan. So guys, hanggang dito na lang po yung pangatlong video po natin. Maraming salamat po sa mga sumama po sa atin. Tsaka po sa mga nanood po. Ingat po tayo palagi guys. Iwas po tayo muna sa maraming tao. So kita-kits sa susunod ng mga video guys. Stay home, stay safe. God bless.